Bilang isang lalaki, dapat alam mo ang galawan ng mga babae para mapanatili mo sila sa iyo. Kadalasan ang mga babae ay mataas ang pride nila sa simula kapag kagalit sila. Lahat ng gusto nilang sabihin, sasabihin nila kahit masakit sa pandinig. Lalo sila lumalayo kapag ka nagpapakumbaba ka at hinahabol-habol mo sila. Pero magbabago ang behavior nila kapag hindi ka nagparamdam sa kanila o kapag inapplyan mo sila ng no contact rule. May mga sign na tumatalab na kay ex kapag ka naisagawa mo ng tama ang no contact strategy or no contact rule. At yan ang pag-uusapan natin pagkatapos nito. Hi, welcome sa Alpha Man PH. Iba na ang panahon ngayon. Kailangan handa tayo. Kailangan well-trained tayo para harapin ang mga problema kahit na ang mga darating pa na problema. I-train mo ang sarili mo kung paano agapan ang mga namumuo pa lang na problema at kung paano mo solusyonan ang problemang andyan na. Prevention is better than cure, sabi nga nila. And the more problem you solve, the more stronger you are. Kaya kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Dito, sigurado, marami kang matututunan. Kung subscriber ka naman na, panoorin mo at subaybayan mo lahat ng mga videos ko para makasunod ka sa mga episode ko. I-click ang bell button at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod ko pang video. Magpapakita sa bandang dulo ng videong ito ang mga next videos or project ko na for upload. Abangan mo mga ito. Pwede mo rin ito i-share o pag-usapan sa mga kabarkada mo, kaklase mo, katrabaho, katropa, pinsan, kamag-anak, o kakilala ang mga videos ko. Invite mo na rin sila to visit the channel at mag-subscribe. Paklik na rin ang like bilang suporta kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang channel na ito. Salamat. Bago ko ibahagi sa inyo ang mga sign na tumatalab na kay ex ang no contact rule, ay nais ko munang ipaliwanag ng maigi sa inyo kung ano talaga ang no contact rule. Napansin ko kasi, karamihan sa mga nagme-message sa akin, pakiramdam ko ay parang hindi nila masyado naunawaan kung ano talaga ang no contact rule at paano talaga ito ginagawa at ang kahalagahan nito. Ang no contact rule ay ina-apply ito kapag ikaw ay hiniwalayan ka ng kasintahan mo. Ito ay hindi lang basta hindi mo siya i-text o i-chat o tawagan sa phone or sa anumang available means of communication. Pag sinabing no contact, hindi ka dapat nagpaparamdam sa kanya. Dapat maging misteryoso ka sa kanya, sa paningin niya at sa pandinig niya. Hindi ka rin niya dapat nakikita sa social media o personal. Hanggat maaari, hindi ka niya nababalitaan as in wala ka talaga. Missing ka sa paningin niya at sa pakiramdam niya. Pero kung hindi maiwasan dahil magkatrabaho kayo at magkaklase sa eskwelahan, hindi mo siya dapat pinapansin or hindi ka dapat nagpapapansin sa kanya. Hindi ka rin niya dapat napapansin sa FB kahit sa reaction man lang sa mga post niya. Hindi ka dapat magre-react sa mga post niya. Hindi mo rin siya dapat ipagtatanong sa iba lalo na sa mga taong malalapit sa kanya. Ang objective ng no contact rule, ito ay para bigyan mo siya ng space ng pagkakataon para isipin kanya, para ma-miss kanya, para manumbalik ulit ang giliw niya sa'yo o ang attraction mo sa kanya. At ang isa pang kahalagahan nito ay para maipakita at may paramdam mo sa kanya na strong man ka, na kaya mong mabuhay na mapayapa, na kahit wala siya sa tabi mo,
na kaya mo siyang tiisin na hindi mo siya kawalan. Kapag naiparandam mo lahat sa kanya ito, tataas ang paghanga niya sa iyo. Tataas ang respeto niya sa iyo. Makakaramdam siya ng pagkabahala o anxiety. At bababa ang pride niya hanggang sa gusto kanyang makita o kausapin. Ang isa pang kahalagahan nito ay magkakaroon ka ng karagdagang kaalaman kung paano mo i-handle ng maayos ang sarili mo at ang relasyon na gusto mo. Tataas din ang self-confidence mo. Kaya sana, bago mo gawin ang no contact rule, ay dapat meron na rin nakahandang plano na dapat mong gawin sa sarili mo habang sinasagawa mo ang no contact rule na ito. Dahil kung basta no contact rule ka lang na wala ka namang ginagawang improvement para sa sarili mo, baka hindi ito magiging effective sa'yo. Dapat i-improve mo ang sarili mo habang sinasagawa mo ang no contact rule para kapag nagkita kayong muli ay dapat yung bagong ikaw na. Mas respetadong ikaw na. Huwag mong bantayan ang cellphone mo dahil inaantay mo ang tawag o text niya. Bantayan mong sarili mo at ayusin mo ito bago ka pa niya tawagan o kontakin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sign na tumatalab na kay ex ang no contact rule. So, meron tayong 6 na sign na ma-effect na ang no contact rule kay ex. Sign number 1. Nag-emote siya sa FB. Nagsishare siya ng mga love quote or love music sa FB. Ginagawa niya ito kasi nakakaramdam na siya ng sabik sa'yo, pero pinipigilan lang niya. Para kanino yung post niya? Alangan naman na para sa bago niyang manliligaw. Siyempre, para sa'yo yon. Lalo na kapag medyo malalim na ang pinagsamahan ninyo. Hindi sila nagpo-post o nagsishare ng walang halong emosyon. Siyempre, tulak ng dibdib yon. Gusto niya magpapansin sa'yo. Sign number 2. Pinopost niya mga memories ninyo o mga bagay na konektado sa inyo. Pero mag-ingat ka dito. Maaring pahin ito para mag-react ka sa post niya. Never mong gagawin yon. Ganon din, nakakarandam siya ng miss sa'yo. Kaya niya ito ginagawa, gusto niya iparating sa'yo na mahalaga din sa kanya ang memories na yon. Sabi ko nga, mag-ingat ka. Maaring pahin din yon, huwag kang mag-react sa post na yon. Sign number 3. Kinakamusta ka niya sa mga malalapit sa'yo. Madalas itong nangyayari, alam nila na malalaman mo din kasi na kinakamusta ka niya. Ito yung way nila na hindi masyado halata na apektado sila at ang natitirang pride nila. Huwag mo siyang kamustahin pabalik. Basta ang sagot mo lang, okay lang ako. O kaya ngumiti ka lang. Period. Sign number 4. Tinext or tinawagan ka niya sa phone. Minsan, kunwari silang may tatanong sa'yo regarding kung ano paman na hindi konektado sa relasyon ninyo. Pero ang totoo, gusto ko lang niya ma-check dahil nahihiwagaan na siya sa'yo. Kung tatawagan ka pero hindi konektado sa relasyon ninyo, sabihin mo tawag na lang siya ulit. Tapusin mo lang ang ginagawa mo. Ganito dapat ang sasabihin mo. Hi, pasensya ka na. Busy ako eh. Call back na lang ako sa'yo. Pero huwag kang mag-call back. Nonsense na ang no contact kapag ka nag-call back ka pa. Dahil hindi naman tungkol sa relasyon ninyo ang dahilan kaya kanya tinawagan. Pero kung tinext o tinawagan kanya at kinamusta ka, hudyat na yan para magkaroon kayo ng maayos na pag-uusap. Ito rin yung pagkakataon para yayain mo siya na kumain sa labas. Pero kung tinext o tinawagan ka na pagalit, huwag mo replyan pag-text. Huwag kang umimik pagkatawag. Mainam, babaan mo na lang ng phone. Galit siya kasi natatalo na ang pride niya. Galit siya kasi namimiss ka na niya. Huwag mong patulan yung galit niya. Maari mo rin sabihin ng ganito. Kausapin mo na lang ako kapag okay ka na. Bye. Tapos babaan mo na ng phone. Pag text, huwag mo replyan.
tapos tuloy-tuloy mo lang ang no contact rule hanggang sa umamo siya. Sign number 5, inimbitahan ka sa isang okasyon. Kadalasan, nagpapaimbita sila sa ibang tao na umaten ka sa isang okasyon na pati siya ay andon. Ito ay para gusto ka lang niya makita. May pagkakataon din na imbitahan ka niya sa birthday niya o birthday ng malalapit sa kanya. Punta ka lang kung tingin mo ay handa ka na magpakita sa kanya. Pero huwag mo siyang lalapitan. Hayaan mo na siya ang lumapit sa iyo o siya ang unang kumausap sa iyo. Sign number 6. Pinuntahan ka sa lugar mo nang walang pasabi o paalam. Yung sorpresang pinuntahan ka sa inyong lugar na magugulat ka na lang na nasa harap mo na pala siya. Tanungin mo kung bakit siya andon. Ganito dapat ang pagtanong. Hi, bakit ka pumunta dito? Yun lang, period. Hayaan mo na siyang sumagot. Kung ang sagot niya ay dahil gusto ka lang niya makita, pagkakataon mo na rin ito, pariyayain siya mag-date. Malakas na sign na kasi ito na tinablan na talaga siya sa no contact rule. Kung nakitaan mo siya ng mga ganitong sign, malaki ang chance mo na babalik ang ex mo sa'yo. Konting tease na lang, mapagtatagumpayan mo na ang no contact strategy at babalik na ang ex mo. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang video nito, i-click mo yung like button bilang suporta sa aking channel. Kung may mga katanungan ka, suggestion at opinion, i-comment mo lang sa comment section at ating susubukan pag-ukulan ng pansin. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dito, sigurado marami kang matututunan. Mas lamang ang may alam. I-click mo yung bell button at i-on mo yung notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod ko pang video. Makikita mo actually ang other videos ko kung i-click mo yung channel name ko na Alpaman PH. Then select video. Nag-upload ako ng isa hanggang dalawa o higit pa kada linggo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.